Hello mga ka-DIY! Welcome back again sa ating channel. Ang topic natin today about scale and layout. So kung makikita nyo guys, meron tayong example ng floor plan dito. Ito yung ginagawa natin last week. So ito yung ilalagay ngayon natin sa layout. And then, ituturo ko din sa inyo kung paano mag-scale ng model natin. Punta na tayo ngayon guys sa layout tab. Dito lang yung sa kaliwang baba. So, kung makikita nyo guys, meron dito isang layout. So, ipapakita ko din sa inyo yung mga sizes ng mga paper na pwedeng gamitin. So, i-click ko ngayon yung layout tab. And then, makikita nyo guys, meron tayong papel dito na A4, A3, saka A1. Ito yung common na ginagamit sa pagpiprint ng plano sa mga office or sa construction documents. So, more on, ang ginagamit namin, itong A3 saka A4. Itong A1, kailangan mo kasi dito yung malaking printer. So, sa amin, ito muna yung A4 saka A3. So, okay na to. Pwede nyo na dito makita yung mga detalya ng drawing, lalo na dito sa A3 size. So, kung makikita nyo guys, yung drawing ko dito na naka-layout na, hindi siya 100% nakapit dito sa pinaka-viewport niya. So, ano ba yung viewport? Yung viewport kasi guys, ito yung maglalagay ng mga drawing dito sa paper space natin. So, itong viewport na to, connected siya sa model space. So, example guys, didelete ko ngayon itong viewport ng A4 paper natin. Zoom in ko lang ha. Delete ko muna siya guys. And then, magko-command ako ng mview para sa viewport. Tapos, kukunin ko lang yung two side ng corner ng papel natin. So, ito yung printable area. O, first corner, and then second corner. So, kung makikita nyo guys, yung plano natin is fit na siya dun sa mismong viewport. Pero yung scale niyan, hindi yan yung tamang scale na gusto natin. So, ikiklik ko ngayon yung viewport, makikita nyo guys. Ito yung scale ng drawing natin. So, hindi siya proper scale. So, ang gagawin natin guys, ilalagay natin o iseset natin yung proper scale para dito sa layout natin. I-click nyo lang itong drop down. And then, meron kayong makikita dito na mga list ng scale. So, subukan natin yung scale na 1:100. So, kung makikita nyo guys, nag-zoom in siya. Ibig sabihin, yun yung scale ng 1:100. Pero, yung bubble ng grid natin, hindi siya nasama. So, punta uli ngayon tayo sa scale. I-click naman natin yung 1:150. So, nakita nyo guys, yung scale na 1:150, nakita na natin yung plano natin na buo o fit na siya dun sa mismong paper space natin. So, ito na yon. So, maganda na siyang tingnan ngayon guys. So, punta naman tayo guys dito sa A3 size na papel. Kung makikita nyo guys, yung drawing natin, scaled siya sa 1:100. Bakit? Kasi yung A3 size, doble siya ng A4 paper natin. So, ito, naka-scale siya na 1:150. So, dito, 1:100. And then, yung drawing natin, is fit naman siya dun sa viewport o yung sa paper space area natin. No need na siya na i-scale ulit. Pero guys, kung yung plano nyo is mas malaki dito, kailangan nyo siyang i-scale ulit based sa prepared na scale na gusto nyo. Okay? And then, kung makikita nyo guys, naglagay na rin ako dito ng parang marking o tagging. Itong plan na to, consider siya as floor plan. And then, nilagay ko na rin siya dito na ground floor plan. And then, meron akong scale dito sa baba na 1:100. Ganito yung setup kapag maglalagay kayo ng tagging dito sa layout. Sabayan nyo na rin ng scale dito sa title block na 1:100. Pero, kung magkakaroon pa kayo na katulad nito na maliit na plano and then naka-scale siya. Example, ang scale nito is 1:200. Yung scale ngayon sa title block natin, hindi na siya 1:100. Ang ilalagay nyo ngayon dyan is as shown. Kasi yung as shown, nagdidepende yun or nagre-represent dito sa mga naka-scaled na plano. So, katulad na lang itong ground floor plan natin, 1:100.
Tapos ito, 1 is to 200. So, paano mo ngayon ilalagay dito sa scale? So, ang inilalagay mo na lang ngayon dyan is as shown. Naglagay na rin ako guys ng example ng fill up o kung paano nyo pipill upan yung title block. Pero, itong title block na to is sarili ko lang siyang gawa or for example only. Yung title block kasi, pwedeng magbago yan based sa instruction nila architect or ni engineer. So sa akin, katulad nito, may company na ako, Adrian Construction Incorporation. Tapos yung project title ko, Proposed Story Bungalow House. And then yung drawing title, Architectural Floor Plan. And then meron na rin akong date, scale, drawing number. Yung drawing number guys, ang magbibigay niyan madalas sila architect or sila engineer. And then yung revision is 0 kasi unang propose pa lang to or unang submission dun sa plano natin. Kapag nagkaroon ngayon to ng mga comment, saka lang kayo maglalagay ng revision 1. Okay ba yon? And then, ito yung walang fill up. So, ganito lang yung guys. Wala yan. Oh. So, bahala na kayo guys ha kung paano nyo pipill upan. And then, ito naman guys yung A1 paper size natin. Kung makikita nyo, halos 4 times siya ng A3 paper. So, yung scale na 1:1 is napakalaki na dito. Kung makikita nyo ngayon guys, yung drawing natin is nanliliit siya. Pero kapag ginamitan nyo ng scaling ruler yan, eksakto pa rin yan. Makikita nyo pa rin sa 1:1 ng scaling ruler is 8 meters or 8,000 dito sa drawing natin o sa drawing units natin. And then, paano naman guys gumawa ng custom scale? So, madali lang guys. Una, i-click nyo lang yung viewport para lumabas yung scale icon dito. Tapos, i-drop down nyo lang o i-click nyo lang yung drop down. And then, punta kayo sa custom. Tapos, i-click nyo lang yung tab na add. And then, maglagay kayo kunwari ng 1:200. Tapos, yung paper unit is 1 lang. Tapos, yung drawing units natin, 200. Para eksakto rin yung lalabas dun sa scale natin na 1:200. So, hindi kayo malilito guys. Yun yung nilagay nyo na scale para sa custom scale nyo. Okay nyo lang. Okay pa ulit. And then, i-click nyo ngayon yung viewport para makita nyo yung ginawa nyong custom scale. So, ito na yun guys. Ito na yung 1:200 na ginawa nyo sa custom scale. So, pwede na nyo na siyang i-click and then magre-reflect na yung 1:200 dito sa scale na to. So, kanina guys, 1:150 magiging 1:200 na ngayon siya. Eksakto pa rin yan kapag sinukat nyo dun sa scale na 1:200. So, okay ba yon? Proceed naman tayo guys kung paano mag-add ng layout. So, kung nakikita nyo dito guys, model, layout, and then merong plus sign. I-click nyo lang yung plus sign and then sasabihin sa inyo ng plus sign, new layout. So, i-click lang. And then, ayun guys, nagkaroon na siya ng layout 2. So, ang gagawin nyo na lang guys, i-click nyo pa ulit para ma-activate. Ayan. So, activated na pero kailangan nyo pa rin i-set up yung page setup manager. So, ang gagawin natin guys, mag-a-add tayo. So, new. Ilagay natin A3. And then, okay. So, ngayon, lumabas yung ganitong message. Page setup already exists. So, ang gagawin lang natin guys, kapag meron ng ganito at gusto nyo pa rin siyang gamitin, i-replace nyo lang. Pero kung wala pang ganito, tuloy-tuloy lang kayo guys. Replace. And then, lilitaw yung ganitong setup. Kung wala kayong printer guys, pwede nyo ilagay siya sa PDF muna. So, sa case ko, wala akong printer. So, ilalagay ko muna siya sa PDF. So, pipiliin ko lang dito yung DWG2 PDF. Tapos, yung paper size na sinetup natin, A3. Ito yung A3. So, hahanapin ko lang ngayon yung ISO A3. So, ISO A3. Ito. Meron tayong dalawang type na ISO A3. Isang ISO X-Pan, saka ISO A3. Yung ISO X-Pan, mas malaki siya ng konti yung printable area niya kesa dun sa ISO A3 na standard. So, i-click muna natin yung ISO A3 na landscape. And then, yung plot scale, palitan nyo ng 1:1. Tapos, wala na kayong gagalawin dito, guys. And then, mamaya, what to plot, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-plot. Okay? Kasi, dito sa drop-down, meron tayong iba-ibang klase ng pag-select or pagpa-plot ng layout. Meron display, layout, and window, at meron pa yung extend. Okay? So, hayaan ko muna to guys. I-okay ka muna siya.
And then, set current. Tapos, close. So, ito na ngayon yung 8-3 size na layout natin. So, kung makikita nyo guys, itong dash line na to, ito yung printable area. Kailangan guys, yung papel natin is sakto siya dito. So, papakita ko sa inyo kung ano yun. Punta ulit tayo sa layout 1. Kopyahin ko lang itong title block ng A3. So, dito lang guys. Tatanggalin ko pa kasi iba. And then, copy lang ha. Ctrl-C. Tapos, punta ulit sa tab ng layout 2. I-paste nyo lang dito guys. Ito yon. Dito kayo magsimula. Kung makikita nyo guys, itong blue line na to, dapat nasa loob siya nitong dash line. So, ang gagawin natin, i-move ko ngayon siya guys. So, ganyan. Ayan. Okay na yan. Tapos, itong viewport na to guys, pwede nyo rin siyang i-stretch o i-drag. So, i-drag nyo lang kahit saan corner. Yan. Okay na yan guys. And then, Ctrl-P para makita nyo na ngayon yung magiging output. Tapos, eto na guys. Name, A3, DWG. Tapos, what to plot. Punta lang kayo sa Windows. And then, first point. Second point. Tapos, i-click nyo to guys. Itong center the plot. Huwag ito ha. Huwag itong fit to paper kasi masisira yung scaling nyo. Hindi na siya magiging 1:1. Okay? So, i-click na natin yung center the plot. Tapos guys, ito guys, itong flat style table. Kung gusto nyo ba siyang colored o yung monochrome. Yung monochrome kasi guys, pure black lang siya. So, punta ngayon tayo sa monochrome. Tapos, preview. Yan. So, makikita nyo ngayon guys, ito na ngayon yung A3 size na layout. So, kapag pinrint nyo siya, yan na mismo yan. Kung ano yung sinetup nyo, yun na yun. Tapos, i-okay nyo na siya guys. Kung gusto nyo na siyang i-export o i-print. So, desktop, save, okay na. So, ito na ngayon yung output ng layout natin guys. Ang scale niya, 1:100. Yung model natin, 1:100. Tapos, ayan, nakita nyo na. Maganda na siya guys. So, i-close ko lang to. Balik ulit tayo dun sa AutoCAD. So, sa mga A4, A1, or depende na guys kung anong size na gagamitin yung papel, bahala na kayo. So, naituro ko naman sa inyo guys kung paano mag-scale, mag-setup ng layout, and then do sa page manager, tapos gumawa ng custom scale. So, sa susunod na tutorial natin o video, pupunta naman tayo sa model space kung paano mag-plot din doon. And then, yung custom units, kung paano natin papalitan yung imperial, and then yung metric, papuntang imperial. Parang ano lang, si-switch lang natin siya guys. Tapos, yung mga technique naman dun sa dimension style manager natin. So, ituturo ko din sa inyo yung pwede nyong gawin dun sa dimension style manager natin. Paano guys? Hanggang dito na lang ulit yung tutorial natin. Paalam na ulit ako. Bye and cheers! Ingat!